بسم الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. At ayun na nga, magandang umaga sa inyo mga bilan. Bali, ngayong araw yung balik ko ng Maynila at maglaland trip ulit tayo. So ayun, gagamitin ko si Apollo, siya yung sasakyan natin pabalik na ng Maynila. At tatlong araw yung gugugulin natin para makarating tayo ng Maynila. At inshallah, inshallah, gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at sana makarating tayo doon ng maayos. Okay, so sa unang araw, ang biyahe natin ay mula dito sa Sharif Aguac, papunta ng Surigao Port or mas kilala sa tawag na Lipata Port, tatawid siya ng Liluan. So ayun, doon na tayo aabuti ng gabi at matutulog. Kinabukasan naman, babiyahin na ulit tayo gamit motor from Liluan Port hanggang Allen Port naman. Tapos ayun, tatawid, doon na tayo aabutan ng gabi at inshallah naman tatawid siya ng Matnog Port at inshallah kinabukasan Matnog Port naman tayo hanggang Maynila na. At ayun, inshallah, inshallah, sana walang masamang mangyari sa atin. At ayun, samahan ninyo ako sa pamamagitan ng panonood ng vlog. At ayun, simulan natin yung biyahe natin. Good morning, sabah al khair. Ahlan wa sahlan, Masjid di Maukum. At ayun, nadaanan natin tong Masjid di Maukum dahil dito tayo dadaan Pamidsayap, Alameda, Banisilan, Libungan, Cagayan de Oro hanggang Butuan at makarating na tayo ng Surigao. So last biyahe kasi natin mula Manila to Mindanao, sa Davao tayo dumaan. So ngayon naman susubukan natin dito dadaan sa kabila. So ang ginawa natin ay paikot. Alright, nasa Pagetin na tayo. Maya maya ay dumating na rin ako ng Datupiang. Nakapunta na rin ako sa mga iilang kamag-anak at kaibigan para makapagpaalam. Alright, Datupiang, welcome to Datupiang. So ayun, pupunta muna ako dun sa Datagumbay para magpaalam sa mga tito, tita, pinsan at kung sino man yung nandoon ng mga kamag-anak. So yun. Yan, mabilis ang pagpapaalam lang to dahil yung iba mga tulog pa dahil ang aga pa talaga. Tulog ko mo. Bismillah. So ayun, ang mga bilan, nandito na tayo sa baba ng tulay sa Datupiang. Dito natin ni-start yung mapa natin dahil mula dito papunta dun sa Surigao hindi ko alam. Ayun, ilalagay muna natin sa mapa. 11 hours and 5 minutes. Ayan, bismillah. Bismillah, bismillah, tawakkaltu Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Datupiang Bridge. Bye for now, Dulawan. So, sakto 7 yung alis natin dito sa Datupiang. Ayan, nakatawid na tayo ng Datupiang. Ayun, pasensya na nga pala sa quality ng video natin maging sa audio dahil yung lens natin ay puro gasgas na at yung mic natin dito ay DIY lang. So ayun, pasensya na. Alright, tingin ko malapit na tayo sa Midsayap. Hanap tayo ng tindahan dito para makabili tayo ng tubig, gamot, biskuit, para in case sa daan magutom tayo, meron tayong pagkain, meron tayong kakainin. Ayun mga bilan, nakabili na tayo. So ayun, bakbak na tayo ulit dahil 10 hours and 10 and 30 minutes pa yung babiyahiin natin. 491 kilometer.
So as stated dito sa mapa, nakalagay dito na makakarating tayo doon ng 6 PM. So inshallah, yun na yung pinakamatagal sana na dating natin doon is 6:03. Inshallah, inshallah. Tuloy-tuloy tayo sa biyahe. Alright, palabas na tayo ng Midsayap. Ay, bismillah. Papasok na tayo dito sa papuntang Alameda. So dito, ang sabi, puro paakyat daw dito. Ayun, masusubok natin si Apollo. Bale, dito sa napili nating daanan papuntang Surigao ay medyo challenging dito. Dahil puro paakyat, karamihan paakyat, paahon, tapos curve. At napakalamig na rin dito kasi parang Tagaytay lang o mas malamig pa sa Tagaytay. At dito ko masasabing ngayon palang magsisimula ang tunay na biyahe ko. So ayun, bismillah, inshallah, walang masamang mangyari sa akin. Akala ko snow. Ano pala yun? Usok. Alameda. Picture. Masya Allah, hindi ko agad napapansin. Masya Allah. Ganda. CR muna tayo. CR. Ang ganda sana siguro, no, kung hanggang doon ganito may makakasabay tayo. Inshallah, sana may makasabay tayo. Paakyat na naman tayo. ADB sa kalam. Uy. Yan, ganda. Masya Allah. Masya Allah, ang ganda. Hindi ako nagsasawang tingnan. Sir, magandang umaga po. May daanan ba dito pa Cagayan? Doon na lang. Dito, Lubak, no? Sige po. Doon na lang, dire-diretso na lang. Sige po, salamat. Sir, salamat po. Uy. Duda na ako. Doon pa lang, pababa pa lang eh. Pero diba, at least nagtanong tayo. Balik tayo sa main road. Yo guys, mga bilana, sa 10th city na tayo. Ayan, 10th city. Pero syempre, hindi na tayo bababa. Dire-diretso na tayo dahil malayo-layo pa yung pupuntahan natin.
Taas na ito ah. Buelo, buelo. Dito kasi yung tubig malinis, naglalabaw. Wow, mashallah. Ay, ito pa, kaliwa tayo. Anong lugar na kaya to? Libungan, Alameda, Banisilan. Oh, nasa Banisilan na pala ako. Dumating ako ng Banisilan ng 9 o'clock. Pagas muna tayo dito. Busan leaded? Wala, pula lang yan. Walang ang leaded, tuloy tayo. Ay, walang unleaded. At ayun, alhamdulillah, sa wakas nakahanap din tayo ng gas station na merong unleaded. So ayun, magpapagas muna tayo rito, magpapa-full tank ulit tayo dahil hindi naman natin alam kung saang gas station naman ang susunod na may unleaded. Alright, tara na at pupunuin. So yun nga pala, share ko lang, meron dito na nakita niya yung sticker natin sa likod, tapos tinanong kung page ba natin yon. Sinabi ko oo, at ayun, binigyan ko rin ng sticker. So ayun, maraming salamat sa iyo, Pop. Shout out sa iyo. Yay. Ayan ba yun? 11 na. Bago mag 1, sana makakain na tayo, makahanap na tayo ng kainan bago mag 1. So ang oras ay 11:50, nasa Cagayan de Oro na tayo at may natatanaw na akong McDonald's. Kain muna tayo siguro dahil natitirang biyahe pa natin ay 6 hours and 30 minutes. Ayun, tapos na tayo kumain. Tapos, ayun, dahil ignorante tayo, na-amaze ako dito sa tricycle nila. Ganyan, no? Tatlo gulong. Tapos, parang style ng multicab. Galing, galing. Masha Allah, masigit. At ayun, alhamdulillah, tapos na tayong kumain at nakapagpahinga na rin tayo. Ayun, nandito tayo ngayon sa Cagayan de Oro. At mula dito sa Cagayan de Oro, meron na naman tayo dito madadaanan na karamihan ay paakyat at paikot. So ayun, nahirapan na naman si ADV natin doon. Pero alhamdulillah, kinaya naman. Eto, panoorin natin. Parang bitukang manok lang to. Napaka curve, bitukang manok nga. Oh, alhamdulillah mga bilan,
Maganda na yung daan. Hindi na tulad kanina na puro curve tapos paakyat. Ayan o, gilid na tayo ng dagat. Ang ganda sana. Kung may mga kasama lang ako, mga limang motor, pwede pa kami maligo muna dyan. Kaso mag-isa lang ako at naghahabol ng oras. Well, welcome to Butuan City. Pwede daw doon, pwede rin dito. Pero doon daw matraffic. So dito na lang tayo. Grabe, pagod na ako. Oras natin ay 5:22 ng hapon. And we at meron pa tayong 40 minutes na natitirang biyahe. Woo! Kaya bago mag alas 6 or ano, sakto 6 or may sobra konti. Woo! May mga hassle kasi na nangyari kaya na late din tayo. Woo! Woo! Alhamdulillah, malapit na. 30 minutes na lang. Alhamdulillah. At ayun na nga, alhamdulillah, dumating na tayo dito sa Lipata Port ng 6 PM. So ayun, nagtanong na ako dito sa guard kung ano yung mga dapat kong gawin, saan ako bibili ng ticket, at kung anong oras ang tawid. So ayun, alhamdulillah, nasundan naman natin lahat yun. At ito na nga, bumili tayo ng ticket. At ayun, pagkatapos natin bumili ng ticket ay naghanap na rin tayo ng makakainan. Pagkatapos natin kumain ay ayun, pumasok na tayo sa Lipata Port para magready sa pagtawid. Ayan, papasok na tayo sa Port of Lipata. Sir, diretso na po. At ayun, pagpasok natin, nagbayad pa pala tayo dito ng 65 pesos para yata sa terminal fee. So ayun lang yung binayaran natin plus yung ticket. At ayun, maghahanda na tayo para sa pagsakay natin ng Roro para makatawid na tayo. Inshallah. Ah, sige po. Pwede na. Okay na daw. Yee-hee. Bismillah. So yun, itatali ni sir para hindi matumba, diba? Panis. At ayun na nga, tayo ay aakyat na para makapagpahinga na tayo sa taas. Alright. Ayun na nga, pagkalipas ng 3 oras mahigit ay nakatawid na tayo dito sa Liluan Port. So ayun, dito na tayo ngayon sa Liluan Port. Kaso lang, may naging problema tayo dito. Pero hindi naman malaking problema, maliit lang. At ito yon. So ayun guys, napin natin tong kasain. Sabi ni sir na pension house. Ay, ito yata yun. Tao po. Ay, puno na ba? At ayun na nga yung naging problema natin. Dahil mag-aalauna na tayo nakatawid, ito yung nangyari, wala tayong inabutan na bakante sa mga pwedeng mapag-check-inan. Pero meron pang isa na pwedeng mapag-check-inan, kaya tara silipin natin. Dito rin tayo mapunta sa isa. Dahil puno na daw doon. Ay, kanilang tour kaya ito. Ah, wait mga guys, mga bilan. Sabar. So, puno dito. Puno rin doon sa kabila. Balik tayo sa... Ano? Balik tayo doon sa port. At eto na rin ang naging problema pa rin natin dahil sa kabilang pag-check-inan ay puno pa rin. So ay nakapag-desisyon ako na bumalik na lang sa port para doon na lang matulog.
Kahit papaano, safety. Kaso ang naging problema naman doon, hindi na ako pinapasok ng guard. Kasi bawal na daw, kasi hindi pa, wala pang tatawid eh. At saka pag nakalabas ka na daw, hindi ka na pwedeng pumasok ulit. Kaya sana hindi muna ako lumabas, para doon na lang ako nagpalipas, 'di ba? Kaso ang nasa isip ko kasi, lalabas na ako kagad para makapag-check-in na ako, kasi gusto ko na rin matulog talaga, magpahinga. At syempre mas maganda pa rin yung may privacy na nakapag-check-in ka, hindi yung kung sa tabi-tabi ka lang natutulog. Pero ayun, ang ending, sa tabi-tabi lang din ako nakatulog sa labas na ng port mismo. At alhamdulillah, naging safe naman doon dahil mayroon doon mga hindi natulog doon sa ticket booth. Kahit papaano, hindi man nila ako literal na binantayan. Ayun, parang binantayan na rin nila ako dahil hindi naman sila natulog. So ayun, alhamdulillah, maraming salamat. At ayun, alhamdulillah, safe tayo sa day 1. Ngayon, kita-kits naman tayo sa day 2. So ayun, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.